Hi guys, welcome to my channel, The Sinus Vlog. Good morning. So for today's video, we're gonna talk about variegation sa mga gymnocalycium. So itong nasa harap ko po ngayon, ito yung mga ilan lang sa mga gymnocalycium ko, kasi actually isa sa pinakamaraming collection ko dito sa mga halaman ko na nandito is mga gymnocalycium variety. But kumuha lang ako ng tatlong selected few kasi sila po yung gagamitin ko dito sa vlog na to. Guys, bago ako mag-umpisa, papakita ko sa inyo yung ito. Like this one. Ito yung pure variegated na gymnocalycium Frederici or Agua Dulce hybrid siya. Tapos variegated form siya. Siguro yung variegation nito is nasa 90%. Tapos, rooted to guys, kasi yung mga ganito, makikita nyo lang ng mga nakagraph para mas mabilis sila lumaki, kasi pag variegated yung halaman, lalo na yung ganito kalaki yung variegation, sobrang bagal na lumaki. Kaya iba, ginagraph nila para mas mabilis lumaki. Kasi nga, pag nakagraph siya, dun sa halaman na mas maraming chlorophyll, mas mabilis siya lalaki. Ito guys, kasi katulad ng sinabi ko, yung variegation niya is nasa 90% siguro. So, yung gumagawa lang ng pagkain at bumubuhay dito sa halaman na to is yung 10% na may chlorophyll. Katulad, yan o, yung nasa baba. Yung parang may dark ano na yan. Ayan lang yung chlorophyll niya. Tapos meron pa siya ditong konti. Ayan. Yung parang batik-batik na brown. Ayan lang yung bumubuhay dito sa halaman na to. At ayan lang yung gumagawa ng pagkain para mabuhay siya. So, anyways, rooted to guys. Nung nabili ko, medyo mahal nga lang sa sobrang liit. Grabe, diba? Super liit niya. Pero yung presyo niya is around, if I'm not mistaken, nasa 450. 450 yung bili ko dyan. Tapos medyo lumaki pa siya ng konti kasi dati parang sobrang liit niya talaga. Pero parang bihira ka kasi ngayon makakita ng rooted na gymnocalycium na hybrid. Ay, na ganito kalaki yung variegation, tapos may own root siya. Usually, pag ganyan, maliit yung chances mabuhay pag hindi nag-produce ng root. So, kailangan nakadikit lang siya dun sa mother plant niya. Pero ito, own root siya. So, ibig sabihin, nakapag-produce siya ng roots and kaya niyang mabuhay kahit ma-detach na siya dun sa mother plant. So, ayan. This one is actually, gymnocalycium Frederici din siya na hybrid. It's Agua Dulce to guys. Kung para po dun sa mga hindi nakakalam kung ano yung Agua Dulce, ito po ito. Ayan. So, ito yung Agua Dulce ko guys dito. So, ito yung hybridized version niya. Actually, itong isang to hybridized version din. Variety din, sorry. Hybridized variety din siya. So, ito yung purebred. Pure breed na Agua Dulce. Ganyan yung itsura niya, guys. So, ito hybrid. Pero hindi ko alam. Ito maganda din to guys. Parang reddish yung kulay niya na may pagka-brownish. Hindi ko alam kung variegated siya. Pero feeling ko hindi naman. Basta reddish lang yung kulay niya. Tapos, itong isa. Ito yung may variegation. Kung titignan nyo, medyo mataas din yung variegation niya. Siguro nasa 70% ng plant is variegated. So, itong part na to, yung may green, yung chlorophyll, tapos itong ibang part din niya sa likod. Yan. Ayan yung reason kung bakit buhay itong halaman na to at kahit kaya niyang mabuhay kahit wala na sila dun sa mother plant nila. Kasi pag ito, kumalat, kunyari itong variegation na to, umabot sa 100% mga ganyan. Tapos, walang kahit green or kahit brownish na part, na may, ibig sabihin yun yung part na may chlorophyll, hindi kayang mabuhay ng plant guys, kasi hindi naman to nagfa-function yung mga may kulay na yan. Wala yung chlorophyll, so hindi siya makakapag-produce ng sarili niyang pagkain. So kailangan niya tong part na to, yung may chlorophyll na to, para mabuhay. Or kung pure naman na siguro 100% yung variegation, ang ginagawa nila, ginagraft nila, diba? Kung nakikita nyo yung mga nakalagay sa nakapatong, yung mga lollipop yung tawag nila, mga nakapatong na yun. Pag ginrap nila yun, so yun yung rootstock, yung rootstock nun, yun yung magpo-produce ng pagkain para dun sa Sean. Sean, yun yung pinaka-head. Ito. Ito yung pinaka-head niya. Sean yung tawag dun, tas rootstock yung nasa baba. So, ito guys, Agua Dulce din to, as I was saying, variegated. Teka, baba muna natin itong mga, ibang Agua Dulce. So this one,
Masaya to guys kasi nakakatawa kasi siguro nabili ko to last year, early November last year. Mga ganun. Tapos ngayon, nag-produce na rin siya ng pop guys. Hindi pa ito nag-bloom under my care pero nakakatawa kasi nag-produce siya ng pops na variegated. So ayan. Hindi ko lang masyadong alam kung visible siya dun sa camera pero yun, yung maliit na yun. Ayan, try ko, ayan. Yan, yung maliit na yan guys. Yan yung maliit na yan sa ano. Nag-produce siya ng variegated pops and nagdadasal ako na sana may part na may chlorophyll na may green para kahit pa paano pag lumaki pwede kong i-detach yung baby na gymnocalycium na po. So ayan, maganda to guys. Compare dito, ito parang pink variegate, yung pagka variegate niya, tapos ito may pagka yellow na may pagka stripe na red. So ayan. So, kung nagtataka kayo guys, itong kung bakit nandito naman itong gymnocalycium, ito pala hindi ito, Frederici, Mihanovich ito. Kung bakit nandito siya, eh wala naman siyang variegation. Kasi ito guys, yung isang to, nung binili ko, hindi talaga siya variegated. Naging dahil lang ako sa kanya kasi medyo malaki nga siya, although mas lumaki pa siya ngayon. And mas tumaba siya. Kaso parang nag-loose yung kulay niya kasi parang shinade ko. Kasi parang nangungulubot siya sa araw ngayong summer. Sobrang init. Ayun. Ito guys, hindi siya variegated. Pero may nag-produce siya ng pop. Ito. Ito. Yung pops niya. Na may variegation. Actually, itong pops na to, kaya tinanggal ko to kasi rooted naman siya. And kung makikita nyo, wala nga siyang variegation. So, mabubuhay siya kahit nanggaling ko siya sa mother plant. So, itong pop na to, guys, may part siya na siguro 1%. O, ganun lang kababa yung variegation. Mga 1%. Nasa isang ribs niya. O, isang ribs. Ito yung parang gilid na to. Isang part na to. May parang tuldok lang doon na may nagkaroon ng variegation. So, papakita ko sa inyo. Ayan. Ang hirap iso. Lapag muna natin siya. So medyo mahirap mag-zoom guys. Attach ko na lang yung picture nung part na may variegation dito sa gilid. So ayun. Tapos tulad ng sinabi ko, yung part na yun yung may variegation. Sobrang konti lang, sobrang liit lang. Hindi mo nga mapapansin may variegation kung hindi mo siya tititigan, kung hindi mo siya tititigan ng maigi. So nung tinitigan ko, so may part na may variegation. Ang ginawa ko, hiniwalay ko na tong plant na to since yung mother plant naman is konti lang yung variegation. Siguro 1% lang yung variegation. So and the rest, ayan, common gymnocalycium na siya. Tinanim ko. Ito ang nakakatawa guys, kung nakikita nyo naman, yung part na may variegate, may variegated, yung variegated na part, ayan, nag-produce siya ng pop na mataas yung variegation. Ayan. Nakailang variegation na ako. Patungan natin dito kasi parang ayaw niya tumayo. Ayan. Kung nakikita nyo, ayan, zoom ko. Itong part na to, yung maliit na to, ayan, yung part na yan, yan lang yung may variegation. Ayun yung variegation niya. Oh, sobrang liit. Ayan, yan, yan, yan. Tatry ko i-zoom. Ayan. Diba? Almost invisible nga. Pero kung tititigan mo siya, hindi kasi makita dito eh. Pero kung tititigan mo siya dito, nang wala sa cam, medyo halata naman ng konti. Pero sobrang liit nga niya, halos hindi mo na mapansin. So, yung part na yun, na may variegation, nag-produce siya ng pops na ang laki ng chance na maganda yung pagka-variegate na pwedeng maging ganito. Although, ito, Frederici to. Ito, Mihanovici. Yung ibig sabihin yung itsura, pwedeng maging ganyan. So, ayan, kung isusum ko, ayan, oh, yan makikita nyo, diba? Oh, almost kalahati ng plant. Variegated. So, ang saya, yun. Nakakatawa lang kasi, once naka-attach pa siya dyan, mabilis siyang lalaki kasi yung mother plant niya ngayon magpo-provide ng food para sa kanya. And since may part din siya na ano green, kaya yung kalahati green, kung ewan ko lang kung nakikita nyo. Sorry, lumalabo. Ayan. Yung may part siya na green, yan. So, ibig sabihin, pag nagka-root siya, pwede siyang mabuhay mag-isa.
kahit tanggalin ko siya dito sa mother plant niya kasi nga may part siya nag-green and kaya niya mag-produce nung ang pagkain para sa sarili niya. Eh nakakatawa lang guys kasi wala. Parang 'di ba, ang rare na bumili ka ng common na gymnocolysium na ni Hanobichi na wala namang variegation. Tapos nag-produce siya ng baby na may 1% na variegated, well, variegation na part. Tapos yung 1% na yun, yung ribs na yun, may tumubo ng variegated na baby na ang laki ng chance na halos 50% ng halaman. 50 o baka mas mataas pa kasi mag-iiba pa yun guys pag lumaki. Pwedeng mag-change sa ganito or di ko alam, pwedeng mawala yung variegation pero wag naman sana. Pero ayun, na nag-produce siya ng ganun, tapos common lang na gymnocolysium yung binili mo. Eh kasi di ba yung mga variegated na cactus, medyo mahal sila, medyo pricey sila compared dun sa ano, sa common lang. So yun, nakakatawa lang. So ngayon guys, ito, itatanim ko siya dito sa cute na Thailand pot na to. Wala, cute lang siya para sa akin, kaya itatanim ko siya dyan. So ayun. So ito, tanim na natin siya para makita na natin yung itsura niya. Tapos pag hintayin na natin na lumaki siya doon, tapos yun, hopefully, mabuhay siya para at least may variegated na akong ano, gymnocolysium na Mihanovici. Kasi usually mga variegated ko dito, puro Frederici sila. So tatanim ko na guys ha, 1, 2, 3,